On April 24, 2012, the Supreme Court issued a historic ruling on Hacienda Luisita, ordering the distribution of all agricultural lands controlled by the clan of President Benigno Simeon Aquino III for more than 5 decades. Total land distribution, 14-0 po yun. So total land distribution, 14-0. The High Court's decision offered a glimmer of hope to the thousands of farm workers long impoverished by one of the most powerful landlord families in the country. For the farm workers, the ruling is an affirmation that Luisita belongs to them, historically, legally, and morally. In his State of the Nation address in 2013, President Aquino said he would respect the decision. Nais ko lang pong iulat na noong Pebrero, alinsunod sa utos ng Korte Suprema, nakompleto na ng Department of Agrarian Reform ang listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo na mabibigyan ng lupa sa Luisita. What the Cuanco Aquino clan has been doing since then, however, is to maintain its stranglehold on Luisita through every means possible and to prevent farm workers from taking control of their own land. The Department of Agrarian Reform, or DAR, mandated by the High Court to implement its decision, appears to be helping the Cuanco Aquino clan. The DAR cited Luisita as one of its major accomplishments in land distribution. What the agency distributed were copies of Certificates of Land Ownership Awards, or CLOAs. The original CLOAs would be given after full payment of amortization. DAR officials know that farmers would not be able to pay the amortization in full. They themselves encourage the farmer beneficiaries to lease their land to the dummies of the Cuanco Aquinos. Sa lahat po ng pinagdaanan nating compulsory acquisition, I'm sorry to say, hindi po siya libre. May mga obligasyon po sila. Pero kaakibat, yung pribilehyo po na sila mismo ang magpapayaman sa katrasong lupa na natamo nila. No? Lupang yan, pinaglaban na po namin. Dekada-dekada na ang nakalipas. Paninindigan namin. Bakit may amortisasyon? Bakit may mortgage? Bakit pinaprenda? Ang alam ko dyan, ipamahagi ang lupa. Na libre. On the other hand, the Cuanco Aquinos were paid $10.47 million by the Aquino administration, even as the Hacienda Luisita Incorporated, or HLI, has yet to abide by the Supreme Court order to pay $29.80 million to the farm workers as their rightful share from the sale of 580 hectares of land. Now, the DAR has been abetting the Cuanco Aquino clan in grabbing and fencing prime agricultural lands in strategic locations within the Hacienda. Those who have cultivated portions of Luisita land for survival have been forcibly evicted by security guards hired by Cuanco Aquino corporations. Habang nagluluto kami ng pagkain habang nagtatrabaho sa bungkalan. Eh ngayon, yung bulldozer naman, andun na. Mag-uumpisa patungo sa aming binubungkal. Na may kamote, sari-sari, may palay. Ngayon, di dahil hindi namin mapigil, naghigaan yung mga matatanda doon. Doon sa harap ng kwan, harap ng bulldozer. Tapos, pumalo yung mga security. Anong gawin yung mga tao doon kung hindi nagkagulo? Nagkagulo talaga doon dahil yung mga ginagawa nilang kaguluhan. Naninira ng taniman. Sino ba hindi nagagalit naman? Ipatibahay na, sinusudsud na, pati pagkain namin, hindi na ginagalang. Habang andyan mga pulis na yan, dinampot na lang ako sa upuan. Yung kasama ko doon, na dalawa, hinuli, binubugbog, walang tanong, bugbog. Ako naman, hinila, ng isang naka-sibilyan, dila ako sa pulis. Doon ako binugbog, 10 pulis ang bumugbog sa akin. Pinaikutan ako. 2 pulis. Isa dito. 2 dito sa pa ako. O, hindi ako magagalaw. Tira ang suntok sa akin.
Buong binugbog lahat. Tapos pumunta po yung mga security sa mga bahay-bahay, kubo-kubo. Ninasak-lasak po din yung mga kubo. Wala po silang tinta. Tapos po yung mga pula ng tatay ko, inapakan nila. Yung mga saging namin na may bunga, pinutol po ito. 12 po sila. Yung iba po nakatakip yung mukha. Pati po yung mga damit nila nakatakip para hindi po makita yung mga pangalan nila. Wala po aking ginawa. Sabi po nila, pag daw po sumumbong kami sa mga taong magsasaka, pati po daw kami. Mga kapatid ko po, sila sa ilalim ng akasya. Alaw na po ng tanghali, hindi pa kami kumain dahil hindi po pinapasok ang mga magulang namin. Nasa bakod ako, matapos nagpapahinga ko ron, bigla akong sinugod ng mga nagtatrabaho, nagulat talaga ako. Hindi ko alam na susugurin nila ako. Yung may hawak ng pala, si Rodrigo David, pinalo ako, una puntirian niya ulo. Kaya lang, yung tungkod ko, yun ang pinangsangga ko. Isang beses malakas yung palo niya. Yung punang palo niya, nabali na itong kamay, itong daliri ko. Sinangga ko yung tungkod na hawak kong panggabay ko. Katapos, nung pangalawang palo niya, sinangga ko na nabali yung talim. Tumilapon yung kwan, yung talim. Tapos may tumataga sa akin, nabuwal ako. Nadapa ako, mayroong bumabato, may pumapalo, marami sila, mga security. Lahat ng katawan ko, tinamaan niya hanggang dito sa paa, dito. May mga kwan niyan, mantalang ganyan yung dibdib ko, tinamaan. Yung mga pulis, tinawag kami doon sa kubo. Kubo namin yun eh. Di lumapit kami, istorya-istorya, nakaganyan ako, nakaupo. Yung kwan, ganun pala, kanya. Wala kaming ginawa, sir. Sabi nila mga ito, sinira yung muhon. Hindi, wala yun. Kakaumpisa lang, may muhon na. Imposible. Sige, ganun pala ang nangyari. Uwi na kayo. Umuwi na kami. Ay, ngayon, nandoon na kami sa paradaan ng jeep dyan. Tinawag uli, nandito yung mga dar. Di balik. Ay, yung isang kwan, pulis, sakay. Doon kayo magkwan, magpaliwanag sa makabulos kanya. Ang nakikita ko rito sa nangyari sa amin, parang sinetap talaga na kami ikulong o takutin. Bakit kami ginaganito at wala naman kaming ginagawang masama? Kami nag-aanap buhay para sa pamilya namin. Kami masayang nagbubungkal sa kapakanan ng mga kinabukasan ng pamilya namin. Bakit kami ginaganito? Yun ang iniisip ng bawat isa sa amin. Farmers, particularly members of the Alianza ng Magbubukid sa Hacienda Luisita or Ambala, and their supporters have been slapped with a string of criminal charges. On March 19, Florida Sibayan, acting chairwoman of Ambala, along with a colleague, was detained for the third time. She was charged with grave coercion for allegedly threatening one of the armed security guards of the Cuangco Aquinos. She was released after... Ganyan naman sa mga Panginoon may lupa o kaya sa gobyerno natin na kahit na walang sala, kinukulong. Na nangyayari sa aming manggagawang bukid na kami, yung karapatan na nga namin, hindi pa may ipamahagi ng presidente na nakalukluk na kamag-anak naman niya. Ang ginagawa sa aming mga manggagawang bukid, parang hayop. Sinasaktan nila kami, hinuhuli, kinukulong. Parang hindi kami tinuring na parang mga tao na sa ilang dekada na pinakinabangan kami ng mga pamilya ko. Yan. Sa dugot pawis namin,
Diyan sila umaman, diyan sila nagkuhan ng limpak-limpak na tubo at saka salapi. For all these violations to their rights, Luisita farmers sought the intervention of DAR and the Department of Justice, or DOJ. Pending before DAR since December 27, 2013, is an urgent petition for issuance of cease and desist order against the Tarlac Development Corporation, or TADECO, a firm owned by the Cuanco Aquinos, claiming ownership of almost 1,000 hectares of agricultural lands in at least 3 villages of Hacienda Luisita. No action has been taken by DAR for almost 4 months now. As farmers await DAR's intervention, more and more agricultural lands are being fenced off by the Cuanco Aquinos. Pending before the DOJ are criminal charges such as malicious mischief, grave coercion, and physical injury filed by some 40 farmers against Cuanco Aquinos, their security guards, and policemen. Justice Undersecretary Francisco Barraan III's promise of creating a special task force to look into the complaints remains just a promise. Dito sa Pangulo ng ating Pilipinas, kung siya'y seryoso mismo sa di umano'y pamamahagi na lupain ng Hacienda Luisita, mas siguro, mas unahin niyang dakpin yung kanyang pamilya na siyang nandadahas sa ating mga manggagawang bukid. Unang-una sila yung pangunahing nagpapa-aresto, nagsasampa ng manggagawang kaso na kung saan makikita natin iba't ibang bahagi ng kumpanya ang nandyan, pero isa lang ang nagmamayari. Nandyan ang TADECO, Tarlac Development Corporation, nandyan ang LRC, nandyan din ang CAP, na kung saan ay isa lang naman ang nagmamayari, ang pamilya Cuanco Aquino. Nananawagan kami na sana ipamahagi niyang tuluyan yung lupain ng Hacienda Luisita nang sa gayon magkaroon kami ng payapang pamumuhay at maitustos namin sa pamumuhay, lalo na lalo sa mga bata, sa mga susunod na henerasyon ng Hacienda Luisita. 2 years after the SC decision on Hacienda Luisita, the farmers only have pieces of paper and every reason why they should continue fighting for their right to land.